Aabot sa Quezon City. Yes, sir. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, paano ako napapunta doon? Sir, now that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa ko, sir. Yes, so, sir. Based on hearsay, sir, wawasakin mo yung sir, senator. I have no intention. Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala po ang intention na wasakin ko. Why will I do that? Eh, bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Yun po, nakakaradyo po. Sana binaverify niyo muna. Sir, binanggit mo sa radio eh. That's what I... Sir, di narinig po ang interview yun. Na sinabi ko po na nito kayo. Wala po akong binanggit na ganun. Just that, nandun po ako na nagraradyo po ako, narinig po nila. Hindi, alam mo, Colonel. Ako, bugbog na ako sa maling parada. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga yes, laban. Sir. Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa amin. So I relied on that. If it was a mistake, then I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo tao nagkakamali. And I apologize. Pero kung... You apologize to the congregation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will already apologize kanina. I'm really sorry. I already apologize kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Sir, ang balak mo sa enforcer, patatanggal nito? Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako na lang po. But the buck ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ano eh, ang ano ng commander eh. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ni senator. Web common friends, wala po akong intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang po. Ako na lang. Alam po, as you said, no? Yes, tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. And I... Pero masakit kasi yan eh. Yes, sir. I know. Masakit yan. And ayoko, I'm sure, dito sa mga pangyayari na ito, mayroon pa rin mambabash pa rin sa amin. And that is so unfair. Dahil tayo sumusunod sa batas trapiko, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos yes, wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na ito eh. Traffic. Ang daming problema ng bayan na dapat iniintindi namin, tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because nawawasak yung pangalan namin eh. Mga tao nagsasuffer sa traffic. Like tapos yung ganyan, VIP treatment, sasabihin, pipilin, may ililet ko mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir, that's my fault. Like what I said. Eh, tapos nilet ko mo, tapos wawasakin mo. Yes, sir. Ha? Again, sir, that's my judgment, for it, sir. Senator mo, on behalf of our agents, ako mo mismo, personal na humihingi ng pamanhin sa inyo. As I've said, i-investigan po namin yung nangyari and then report this lesson. In the meantime, suspend si Colonel Bong dahil may mga pagkakamali siya, may mga lapses. And asahan po ninyo, ayusin po namin mabuti tulad na nasabi nyo nga yung pagdapit ng body camera. Hinihintay lamang po kasi natin yung meron na nila council resolution na nag-approve ng guidelines ng pagdamit nito, pati po yung handle D-57 ay gagamitin na rin po natin dyan. Rest assured na hindi po mauulit ito, lalong lalo na po yung pagdadiverge ng mga pangalan dahil nakakaawa. Tama po kayo, nakakaawa po yung unnecessary bash. Whether or not siya yung nag-violate ng traffic, hindi po dapat ma-i-announce po sino yung pangalan dahil kawawa din po. Nagkamali na nagkawamit ng unauthorized or illegal na magdamit ng bus kasi na-issue ka ng ticket, magpapayad siya ng penalty and then mapapash na siya. Siguro naman po sa illegal ng penalty na pinapagaw namin sa illegal na magdamit ng bus kasi is not punishment for us. So, again, Mr. Senator, pasensya na po kayo. Again, on behalf of our agency, may hindi po kami ng
Sir, na-identify niyo na kung sino talaga yung sakay? Investigate po namin yung sasakyan. May ilang video footages na po kami. So, ititrace po namin yung may-ari na sasakyan. And, nire-report po namin sa inyo once ma-find out namin kung sino. At nire-reklamo po namin yung sa inyo para ma-issue na show cause order. At mapatawad po na kaukulang parusa. Sabi ko nga kanina, sa dami na ng mga pinagdaanan ko sa buhay, yun yung mga bagay na ayoko na mangyari, yung mga maling parata, masakit. Dahil mababash kami. No? Ibalik kung ako lang yung mababash na na buong pamilya, kung mabash ka dyan, but, pero okay lang, I accept your apology. And leave it to you, Chairman, kung ano man yung maging decision mo kay Colonel Bong Ria. Sa akin lang, I hope you understand kung bakit naging ganito yung reaction ko. Dahil kung ikaw man yung lumagay sa lugar ko, you will do the same thing. Diba? Mapapaanak ng teteng ka talaga. And I hope you understand, Bong. Hindi na po, na-itig na intimidate yung enforcer for some reason na nung sinabi, sabi ko, bakit hindi mo binerify? Sinabi ko po nga, niloko ba, Senator, niloko ko ba nga, sana nagpa-selfie kayo. Diba? Kasi kung nandun talaga si Senator. Pero, I was really, sabi nila, sir, nandun po, hindi na po, nahiya na po kami, sabi nila. Okay, sabi ko gano'n. Like what I've said, I made my decision to let that vehicle go based on the information. Diba? Eh, apparently, the information was wrong. That eventually made me make a wrong decision also. So, but then again, as the commander of the task force, the buck ends with me. I accept that responsibility. Kung isususpend ako ni Chairman, so be it. Hindi kasalanan ng isang tao, dalawa, tatlo, ang kasalanan ng, kumbaga, ng para i-recall natin, pahirapan ng buong MMDA. No. Kanina, nadala lang din ako ng init ng ulo dahil para akong nabangungot, no? Nagising ako ng staff ko, kaya nakakagula talaga. At syempre, binabash ka na, winawasak ka na yung pangalan mo, then mabigat nito, baka mapag-anuan pa ako ng asawa ko. Buti na lang kasama ko yung asawa ko. Buti na rin magising to. This is a wake-up call, Chairman, so, for everybody. Dahil masakit talaga. Lalo-lalo na sa mga maliliit na mga riders na naghahanap buhay lang. Yung mga ganun ba? Yes. Tapos mapipiti ka ng ganun lang kadali. Ang penalty mo malaki. And yung sa akin, kung talagang nagkasala ako, halimbawa nagkasala ako, no? Bayad yan, di ba? Pero wala eh. Ako po ay nagpapasalamat on behalf of the agency for your statesmanship, Senator, at sa pag-accept ng aming apology. Asahan po ninyo na we will learn from this and gagamitin po namin ito to improve po yung aming pagsiservisyo at pag-aayos po ng traffic dito sa Metro Manila. Again, pasensya na po. Apology accepted. Salamat po na marami. Salamat po.